sentimiento ng nakararami sa mga nangyayang Pilipino na pagkaroon ng tunay na pagbabago. Alright, magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Sa kasalukuyan ay ihatid ko po sa inyo ang isang nagaganap na rally sa PICC ng mga Pinklawan. Ito ay sa kanilang pangako na susunod-sunod na mga rally ang kanilang gagawin araw-araw hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya dahil sa hindi sila kontento sa nangyari at resulta ng butuan. Ito, panoorin at pakinggan po natin mga kaibigan. Kita natin kung paano lantaran ng pantaraya ang bilihan ng boto. Noon ay sikreto ito. Pero ngayon, ipinapatawag mismo ng mga local officials. May payout, may ayuda. Pero ito pala ay kabayaran sa kanilang mga boto. Sinamantala nila ang kababayan na tumanas ng pandemya, tumanas ng katakot-takot na hirap, at gutom ang mga maraming mamamayan dahil sa mga kalabayan na kapabayaan ng gobyerno. Kung kaya, ito ang kinalabasan. Natakwil-takwil ang kanunumbali ng tambalang Marcos at Duterte. Hindi sila ang tunay na solusyon sa ating kalabayan. Kung kaya kami sa kanayunan ay patuloy na mag-oorganisa, patuloy ang aming pagkilos at paglaban, pakikipaka para sa tunay na reforma sa lupa, sapagkat ang pagtataguyod ng tunay na reforma sa lupa at libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka ang tunay na magbibigay ng kaunlaran sa ating malawak na mga mamamayan at tutungo sa isang pambansang industrialisasyon na kung saan ay lilikha ng maraming anak buhay. Ito lamang ang matagal na namin sinasabi sa gobyerno na katugunan sa aming kahirapan at sa kahirapan din ng ating mga mamamayan. Kaya't nananawagan kami sa inyong lahat, ang laban para sa lupa ay laban nating lahat. Dito nang umula ang ating pagkain, ang ating kabuhayan ng nakararaming mga mamamayan. At ito ang magsisimula ng ating patungdag kung pababayaan ang ating kalayunan, ang ating agrikultura, at ipagkaugnayan na lamang sa importasyon. Kulunan ako, kuha ko tubig. Okay, sige. Oo, talagang pagutuman na ang ating tatamasahin. Kaya tayong lahat, nananawagan kami, lalong-lalo na ngayon, sa mga kabataan na marami ang lumalabas ngayon para makipaka, pumunta sa kanayunan, maglingkod sa maraming mga mamamayan, magdibay ng pag-aaral, magpapakilos, at magsumulat sa maraming mga mamamayan sa kanayunan. Tungo sa isang tunay na lingkunan, at tungo sa isang tunay na pagbabago. Makipaka, huwag matakot, sana gahanap na pagpati po sa ating lahat. Para po sa mga pulis na natutugtugan sa likuran, sana po respetuhin po natin ang boses ng sambayanan. Nakita po natin ito mga nagdaang araw, ang pandaraya, ang takot ng pamilya, ang takot ng Estado sa taong bayan. Nagdalaban ang sambayan ng Pilipino, kaya nag-resort po sila sa pandaraya. Nakita po maraming mga ebidensya ng pandaraya, ng bone buying, sa mga natutubo po nariyan ang pakahapon sa mga dumagat, kapalit ng ilang mga materyales na bagay lamang. Alam po nila na hindi natin lulunukin ang tambalang Marcos Duterte. Sinuko na po natin si Ferdinand Marcos Sr. at sukong-suka na tayo kay Rodrigo Duterte. Kaya tatanggapin ba natin si Nabongbong Marcos Jr. at si Sara Duterte? Hindi! Mali
pong ginagawa ng tabanang Marcos Duterte ay isang malaking sapal sa lahat ng mga biktima ng martial law at extrajudicial killings. Mula po sa hanay ng pambansang Minorya, nariyan po ang kabayanihan ni Magliing Dulag na pinaslang dahil isa po siya sa mga nanguna sa paglaban sa Chikutang Project na pinasimulan ni Ferdinand Marcos Sr. At mula po kay Magliing Dulag, nariyan po ang pagpaslang sa mga kasambing namin sa aming laban para sa aming karapatan sa lupang ninuno at sariling pagpapasya. Nariyan po ang pagpaslang ang pagpasakit sa New Bataan 5. Kinasag po ang Jureng Nuhab, Eligen Maloma, Robert Aragon at Tirso Anyer. Asahan po nila na hindi titigil ang mga katutubong kabataan sa pagpapatuloy ng mahabang makikibaka. Pagpaslang, extrajudicial killings, torture at pagpapadesap ng mga mamamayang Pilipino simula pa ng panahon ng diktadurya ng 1970 hanggang sa nakaraang anim na taon sa ilalim ni Pangulong Duterte. Malinaw na ang karapatang pantao ng sambayanang Pilipino ay walang halaga sa mga hayop na ito. Kaya naman kailangan patuloy nating ipagtanggol ang ating mga karapatang pantao. Kaya naman po, ang ating susunod na mga tagapagsalita pa, hindi lamang nakakaalam sa pamamagitan ng libro, hindi lamang nabalitaan sa ating mga history books, kundi siya mismo ay naging buhay na saksi sa madugo at marahas na kasaysayan sa ilalim ng diktadurang Marcos. Ngunit bago yung makasama, palakasin natin ang ating mga panawagan. Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Narito na po ang ating susunod na tagapagsalita, isang human rights defender, si Attorney Nery Colmenares. Ang tanong... Tanong ni Marcos at Duterte. Tapos na yung eleksyon niya, sabi nila. Ano ba po yung problema niyo? Kaya nandito tayo ngayon para ipamukha sa kanila ang mga problema nakita natin nung halalang ito. Una, blitzkrieg ang nangyari, ha? Pinakamabilis at pinakamalaking numero pumasok nung unang araw. Nanalo ko, ilang araw tayo naghihintay para malaman kung sino nanalo kay Biden at Trump. May mas magaling ang pumilik natin pala, no? Isang araw lang, oh. Pangalawa, libong vote counting machine ang nasira. Milyon ang hindi nakaboto. Pangatlo,
Ang transparent talaga ang automated system na ito. Ayon sa ating right to suffrage under the Constitution, dalawa ang elemento ng right to suffrage. Secret voting, public counting. Pero ang nangyayari sa automated system, public voting, secret counting. Paano maging secret ang voting mo? Iwan mo ang balota mo sa kung sino-sino dyan para sila na maglagay sa makina. Di alam na nila kung sino binoto mo. Sa laki nga ng balota, malalaman nga talaga kung sino binoto mo eh. Nabuhala ba naman yung laki ng balota? Pangalawa, ang requirement, public counting. Pero dito, secret counting kasi walang nakakaalam kung paano binilang ng makina ang nilalabas niya na election return. Kaya ang constitutional yung automated na yan. 2010 kongresista ako, panalo ako sa automated election noong ginaunap noong 2010. But it didn't stop me from questioning the constitutionality of such an untransparent system of election. Lastly, vote buying, years of disinformation, red tagging, using public funds, trolling. Grabe ang nangyari ng eleksyon ito. Kami nga ng bayan muna party list at ibang mga makabayan, one day before election, pinakalat, disqualified kami. Eh, naka-apekto ba yun sa voto? Of course, yes. Pwede pa naman hindi maka-apekto yun. Siyempre, hindi ka na ibuboto. Akala, disqualified ka na eh. Bayan ng kapatid, comment down below at babasahin ko ang iyong komento. Ano ang masasabi mo sa mga rallying ginaganap ng Pink Lawat? Comment down below lang po tayo mga kaibigan at babasahin ko po ang inyong mga komento. Maraming salamat po.